Shoutout tayong mga idol sa ating mga member. Maraming salamat kay Dailin Ido, Almalin Ponsica, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Fair Friends, Lynn Caligdong Vlog, Tita Jinky Perez, Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakel, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, Priscilla Inot, at kay Roman Villanueva. Maraming salamat sa laging nagbibigay ng kaunting halaga. Maraming salamat sa iyo, Idol Sheila Budino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga iyon, mga idol. Shoutout din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker, at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Bago naman tuluyan na mapatay ng nilalang itong si Tata Bugoy, biglang sumulpot doon itong si Butchok na napakabangis na ng hitsura. Agad na inaatake nito ang ungo na nagiging dahilan para gumulong ang ulo nito palayo doon sa kanyang katawan. Napakabilis ng pag-atake nitong si Butchok na agad na napugutan niya ng ulo ang nilalang, samantalang kanina lamang nahirapan siyang matablan ang balat nito. Matapos lamang na mapatay nitong si Butchok bago pa makakilos ang isa pang nilalang, walang pagdadalawang isip na agad na naabot ito ni Butchok at kinubawan ito galing sa likuran. Habang ginawa din iyon ng bata, ginilitan niya ito sa liig kahit na nagpupumiglas pa ang nilalang. Wala na itong nagagawa sa kakaibang lakas ngayon nitong si Butchok. Manghang-mangha itong si Tata Bugoy sa kanyang nasaksihan. Kakaiba na kasi ang itsura at bangis nitong si Butchok dahil sa pag-iisa ng kanilang mga kakayahan ng kanyang gabay na ungga. Pati itong si Bono, napatitig ito at napatulala doon sa kakaibang lakas na ngayon ng kanyang Kuya Butchok. Gayunpaman, kailangan nilang ubusin muna ang lahat ng mga nilalang. Aminado itong si Butchok ngayon sa kakaibang lakas ng mga nilalang na ito. Samantalang sina Akiko at Abo naman, nang makita ng dalawang mga batang paslit na lumalayo na sa kanila ang mga hayop na bungay, walang sabi-sabing mabilis na din na tumakbo ang mga ito para sundan ang mga hayop na iyon. Iyon lamang kasi ang makakatulong sa kanila para makarating ng mabilisan doon sa lugar ng Salim. Napansin din agad ni Kimba ang dalawang mga batang paslit at sinubukan sana ng sundalong sniper na pigilan ang dalawang mga kambal. Ngunit napakabilis ng takbo ng mga ito na sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang nakakalayo na ang mga ito sa kanya. Maagap naman na lumundag pababa sa lupa itong si Kimba. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, nakapatong sana ito doon sa sanga ng malaking puno ng kahoy habang inaasinta ang mga ungo. Agad na tumakbo din ng napakabilis itong si Kimba para sundan ang kambal. Sa isip kasi nitong si Kimba, baka mapalayo ang mga iyon at baka mapunta pa ang dalawang mga batang paslit doon sa mas maraming mga kalaban. Nakita din ang pangyayaring iyon nitong si Abok, ngunit wala siyang magagawa. Aminado kasi itong si Abok na hindi niya kayang makipagsabayan sa mga nilalang na ungo. Kaya niya kung isa lamang ang kanyang makakalaban. Ngunit kung dalawa na o mas higit pa, maaring agad siyang matatalo ng mga nilalang na ungo. Kaya nanatili na lamang ito doon kasama sina Nonoy at ang kanyang ama. Kumilos na din itong si Bono at agad na inataki ang isang nilalang na ungo. Agad na nagpakawala ng dalawang magkakasunod na mga pagsapak itong si Bono. Ngunit napakabilis na nakaiwas ang nilalang at agad na nahagip ang kanyang paa at hinawakan na labis na ikinagulat nitong si Bono. Gulat na gulat ang bata sa kakaibang bilis ng nilalang na nagawang maiwasan ang kanyang ginawang pag-atake at nagawa pang mahawakan ang kanyang paa na hindi niya nailagan. Bago pa siya makakilos, biglang nagpatalon-talon ang nilalang papakyat doon sa isang puno ng kahoy at bit-bit itong si Bono. Kaya sa isip nitong si Bono ngayon, mukhang balak siyang dalhin doon sa pinakaitaas na bahagi ng punong kahoy kung saan
na sipat ni Buno na may mga kasamahan pa ang nilalang na ito doon sa itaas na nakahintay sa kanila. Kaya agad na nakaisip ng paraan itong si Buno para hindi siya tuluyan na madala doon sa itaas na bahagi ng punong iyon. Gamit ang kanyang kakaibang lakas, agad na kumapit siya doon sa sanga ng puno ng kahoy na nadadaanan ng mga ito. Ngunit hindi iyon sapat dahil nabali lamang ito at hindi pa rin niya napigilan ang ginawa ng nilalang na para lamang siyang basahan na binitbit. Kaya ang ginawa nitong si Buno, buong lakas na kumuha ng bilo at inabot ang paa ng nilalang at pagkatapos walang habas na pinagsasapak ito. Sa lakas ng mga pagbayo nitong si Buno, nasaktan ang nilalang na nagiging dahilan para mapaatungal ito ng malakas at balaksan ang ihampas ang katawan nitong si Buno doon sa mga sanga ng puno at doon sa mismong puno ng kahoy. Ngunit nakuha lang ni Buno ang kanyang bwilo at agad na itinukod niya ang kanyang dalawang mga kamay doon sa puno ng kahoy para hindi siya masaktan sa unang paghampas pa lamang ng nilalang sa kanyang katawan. At pagkatapos, agad na umikot ito papalapit doon sa nilalang at inabot ang liig nito sabay ng paghila na nagiging dahilan para mawalan ito ng balanse. At iyon na ang pagkakataon ni Buno para magpakawala ito ng malakas na pagsipa na tumama sa ulo ng halimaw na ungo. At sinundan pa ito ng bata ng dalawang magkakasunod na sapak na tumama din sa ulo ng nilalang. Rinig na rinig pa nga nitong si Buno ang paglagutok ng ulo ng nilalang na ungo at iyon ang dahilan para mahulog ito sa punong iyon at agaran na binawian ang buhay pagbagsak nito sa lupa. Sa mga pagkakataon na iyon, hindi pa ginamit ni Buno ang kanyang mga kakayahan sa mga kawayan. Pinag-aralan pa kasi ng bata ang kalakasan at kahinaan ng mga nilalang na ito at hindi din magagamit nila ang kanilang kakayahan sa mga usal dahil nagitla din itong si Buno nang makita kanina na hindi man lamang tinablan ng mga usal ang mga nilalang na ito ni Butyok. Agad na lumundag itong si Buno pababa sana ito doon sa lupa para tulungan na sina Tata Bugoy. Ngunit agad na dinamba siya ng isang nilalang na ungo na nakaabang lamang pala doon sa gilid ng mga puno ng kahoy. Ngunit mas mabilis ang reaksyon nitong si Buno na umikot agad sa ere para makaiwas sa ginawang pag-atake ng nilalang sa kanya at agad na kumapit ang bata doon sa liig ng nilalang. Pagkatapos, itinumba niya ito sa lupa sabay ng pagpapakawala ng sunod-sunod na mga pagsapak. Sunod-sunod naman na tinamaan ito ni Buno. Ngunit hindi talaga ganon kadaling mapatay at susuko ang mga nilalang na ito. Bukod sa kanilang kakaibang lakas, kakaiba din ang tapang ng mga ito. Ngunit mas determinado itong si Buno na pabagsakin ang nilalang at mapatay. Nakipagtagisan ng lakas ang bata doon sa nilalang na ungo na kahit na mas malaki ang katawan na dihamak sa bata, mas nanaig pa rin ang kakaibang kalakasan nitong si Buno na walang habas na pinagsasapak ng bata ang nilalang na tinamaan naman sa mukha at liig. Ilang sandali lamang hindi na ito gumagalaw at wasak ang pagmumuka nito. Matapos na mapatay iyon ni Buno, agad na muli itong kumilos para tulungan sina Tata Bugoy. Pinalibutan kasi ito ng apat na mga nilalang, samantalang si Nonoy lamang ang kasama ng matanda na nakipaglaban sa mga ito. Mas malakas man itong si Nonoy, ngunit hindi niya kayang mapabagsak agad ng ganon kadali ang mga nilalang na ito. Nasasabayan kasi ng mga nilalang ang bilis at liksi ng sundalong aswang. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi pa ginamit nitong si Nonoy ang kanyang mga kakayahan sa mga dimensyon. Sinusukat pa lamang ngayon nitong si Nonoy ang hangganan ng lakas ng mga ito at pinag-aralan din ito ang kahinaan at kalakasan ng mga nilalang. Ilang sandali, habang mabilis nang tumakbo itong si Buno, hinarang ito ni Butyok at agad nawikan nitong si Butyok doon sa kanyang kapatid. Buno, sundan mo sina Akiko at Abo.
sinusundan nila ang mga bungay at may mga nakasunod sa kanila na mga ungo. Kailangan ni Kimba ang iyong tulong. Kami na ang bahala sa mga nilalang na nandirito. Nang magpalingon-lingon itong si Bono sa buong paligid, dito pa niya napagtanto na nawala na nga doon ang dalawang mga batang paslit. Agad na bumira ng takbo itong si Bono at sinundan ang mga presensya ng kanyang mga kapatid. Habang itong si Butchok, hinarap nito ngayon ang pinuno ng mga kalaban na isang maharlikang ungo. Si Nonoy naman ang nakipaglaban doon sa mga natitirang mga nilalang kasama at katulong sina Tata Bugoy at Abok. Samantalang doon naman sa unahan ng mga kakahuyan, naabutan nila ni Abu at Akiko ang mga bungay at agad na pinigilan nila ang mga ito. Itinali nila ang mga ito doon sa puno ng kahoy para sana balikan na lamang mamaya pagkatapos ng labanan doon sa kinaroroonan ng kanilang mga kapatid. Ngunit agad na narinig nila ang mga pag-angil doon sa paligid, nasisipat din nila ang apat na mga nilalang na napakabilis na nagpalipat-lipat doon sa mga puno ng kahoy at naglulundagan. Samantalang doon naman sa damuhan, nakita ng dalawa ang kanilang Kuya Kimba na napagtanto nilang sumunod din ito sa kanila. Nagkakatinginan na lamang ang dalawang magkakapatid habang sinipat-sipat ang mabibilis na paglapit ng mga nilalang sa kanila. Agad na kinuyom nitong si Abo ang kanyang mga kamao at nangangalit na ang bagang ng bata dahil sa galit at pagkasabik na pabagsakin na ang mga nilalang na ito. Ganon din itong si Akiko. Nagsimulang mag-usal na ng mga orasyon ang bata. Orasyon hindi para ibato doon sa mga kalaban, ngunit orasyon para subukan na gayahin ang kalakasan at hitsura ng mga nilalang. Ngunit sa kakaibang paraan lamang, dahil kapag magawa na ito ni Akiko ang mga bagay na iyon, magiging dubli ang kanyang lakas doon sa mga nilalang dahil sa kanyang gabay. Nagliliwanag na din ang suot na kwintas ng bata na palatandaan na nagsisimulang nakikipagtulungan na din sa kanya ang kanyang gabay na Maria. Ilang sandali lamang, papalakas na ang mga angil ng mga nilalang na ungo at papalapit na ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Makalipas lamang ang tatlong mga segundo, agad na sinunggaba na sila ng tatlong mga nilalang. Tatlong mga nilalang na lamang dahil ang isa sa mga ito agad na pumihit pabalik dahil nasipat din ito si Kimba at balak ng nilalang na atakihin na ito. Mabilis naman ang naging tugon ng dalawang mga batang paslit sa pag-atake ng mga nilalang sa kanila. Itong si Abo, agad na umigpaw ito papunta doon sa sanga ng puno ng kahoy, samantalang itong si Akiko naman gumulong papunta doon sa likod ng malaking puno ng kahoy para maiwasan ang pag-atake ng mga ungo sa kanila. Pagkatapos muling tumalon itong si Abo, papunta doon sa kabilang bahagi ng puno ng kahoy dahil kahit na naiwasan nila ang ginawang pag-atake ng mga nilalang, agad silang sinundan ng ubod ng bilis. Nabali pa nga ang sanga ng punong iyon nang tamaan ng pag-atake ng nilalang. Samantalang itong si Akiko, naghanap lamang ito ng magandang pagkakataon para maibato ang kanyang mga usal na inihanda. Patuloy na iniiwasan ng bata ang umaatake sa kanya na nilalang. Isa lamang ang sumunod kay Akiko, samantalang dalawa naman ang sumunod doon kay Abo. Nagpapatuloy din sa ginagawang pag-iwas itong si Abo at nang makakita ito ng magandang pagkakataon, agad itong pumihit at umigpaw papunta sa likuran ng nilalang. Pagkatapos agad na nagpakawal ang bata ng sunod-sunod na pagsiko doon sa ulo ng nilalang. Napasubsob ang nilalang na ungo sa lupa. Ngunit hindi pa rin iyon sapat para tuluyan na mapatay iyon nitong si Abo. Balak sanang sundan niya ang nilalang habang nakabulagta pa ito sa lupa para tapusin na. Ngunit inatake naman siya ng isa pa ng mga pagkalmot. Kaya napapatras na naman itong si Abo habang umiilag sa mga pag-atake ng kalaban. Biglang umatungal ang nilalang at pagkatapos nagpakawala ng mga pag-atake kay Abo. Samantalang ang nakasubsob naman sa lupa na ungo, mabilis na tumayo ito at lumundag papunta na din sa batang si Abo.
gigil na itong si Abo. Galit na ang bata ngayon dahil sa kakaibang bilis at lakas ng kanilang mga kalaban na nasasabayan ang kanilang bilis at liksi. Punan pa nang hindi maiwasan ng bata ang ginawang pag-atake ng isang nilalang na nagiging dahilan para tamaan sa may dibdib itong si Abo. At bukod sa nasugatan ang bata, tumilapon din ito at kamuntika na matuhog ang katawan ng batang si Abo doon sa nakausling na baling sanga ng puno ng kahoy na kamuntikan na tumarak sa kanyang katawan. Mabilis naman na kumilos itong si Akiko nang makita ang mga pangyayaring iyon. Kailangan na tulungan niya ang kanyang kakambala. Nais na ng batang babaeng paslit na gamitin na ang mga nakahandang usal para magaya ang hitsura ng mga nilalang na ito at mas lumakas pa. Ngunit habang mabilis na tumakbo itong si Akiko at hinahabol naman ng isa pang nilalang, nakita ng batang paslit na parang umuusok ang katawan nitong si Abo. Ilang sandali lamang biglang dumilat ang mga nakapikit na mga mata nitong si Abo. Ngunit ang nakakagulat kay Akiko nang makita niyang biglang namumuti ng puro ang mga mata nitong si Abo at nawala ang itim sa gitna. Kitang-kita din itong si Akiko ang kakaibang mabalasik na hitsura ngayon ng kanyang kapatid. At sa isang iglap, bago pa tuluyan na malapitan itong si Abo nung nilalang, agad nang sinalubong na ito ng bata. At sa isang kisap mata, agad na iwinasiwas nito ang kanang kamay na sa mga pagkakataon na iyon, tinubuan na din ng mga matatalas na mga kuko na naninilaw. Biglang tumalsik ang ulo ng halimaw nang tamaan ni Abo ang liig. Walang kahirap-hirap na napupugutan ng ulo ng batang paslit na si Abo gamit ngayon ang kanyang mga matatalas na mga kuko ang liig ng halimaw. Hindi naman ito ganoon kahaba, ngunit kakaiba ang tibay at tulis ng mga kuko nitong si Abo. At bukod pa sa mga matatalas na kuko nito, mas nadagdagan na ngayon ang kalakasan nitong si Abo na tangan na walang kahirap-hirap na inabot agad ang isa pang nilalang at agad na pumatong ang bata sa balikat ng nilalang na umo kasabay ng pagtarak ng kanyang mga kuko sa ulo ng nilalang na nagiging dahilan sa kamatayan agad nito pagbagsak doon sa damuhan. Agad na itinigil na lamang nitong si Akiko ang kanyang mga usal. Binaliwala na lamang nitong si Akiko ang kanyang nakahandang mga usal nang makitang sa unang pagkakataon ang kakaibang bagsik ng kanyang kakambal na si Abo. Sa tingin nitong si Akiko, hindi na kailangan na gawin niya ang mga bagay na iyon. Hindi na kailangan na gayahin pa niya ang hitsura ng kanilang mga kalabang nilalang. Ilang sandali lamang habang umaatungal ng napakalakas ang isa pang nilalang na nakasunod kay Akiko, biglang dinamba na ito ni Abo at agad na dinaluhong sa dibdib sabay ng mga pagtarak ng mga kuko nito sa buong katawan ng halimaw. Pinugutan din ito ng liig ni Abo at pagkatapos ibinagsak sa lupa na wala ng buhay. Sa mga pagkakataon na iyon, napatay na din itong si Kimba, ang nilalang na humarang sa kanya sa tulong na din nitong si Buno. Kaya sa loob lamang ng ilang mga minuto, napatay na nila ang lahat ng mga nilalang na sumusunod doon sa dalawang mga bata. Agad na lumapit itong si Kimba at Buno doon sa dalawa at wika nitong si Buno. Dalhin na natin ang mga hayop, Akiko, Kimba, Abo, at bumalik na tayo doon sa kinaroroonan ni Kuya Butchok. Baka may mga magsidatingan pa na mga nilalang dito sa lugar. Abo, kumalma ka na. Patay na ang lahat ng mga umatake sa atin. Nawindang din ang isipan nitong si Kimba nang makita ang kakaibang hitsura na ngayon nitong si Abo at kakaibang bangis. Sa lahat ng mga pagkakataon na nakakasama niya ang mga batang ito, unang beses ngayon na nakita niya ang kakaibang bagsik nitong si Abo sa pagbabago nito ng anyo. Ngunit itong si Buno, nakita na niya dalawang beses ang pagbabago ng anyo nitong si Abo, kaya hindi na ito nagulat sa kanyang nasaksihan. Naisip din itong si Kimba
na ang dalawang mga batang ito maaaring katulad din ng kanilang mga kapatid na sina Butchok at Bono, na kapag nagagalit ang mga ito, biglang magbabago ang hitsura at magkakaroon ng higit pang lakas na hindi mo inaasahan. Matapos na magpalingon-lingon itong si Abo sa paligid at makitang nakabulagta na ang lahat ng mga nilalang na ungo na umatake sa kanila, bumalik naman agad ang normal nitong hitsura at pagkaamo ng mukha. Pagkatapos, sumakay na ang mga ito doon sa mga hayop na bungay at dinala ang mga ito doon pabalik sa kanilang sasakyan. Natahimik na din doon dahil napatay na nila ni Butchok at ng mga kasamahan nito ang lahat ng mga nilalang, ngunit sugatan naman sina Nonoy, Abok at Tata Bugoy. Ang sugat nitong si Nonoy, walang anumang naghihilom lamang ito pagkalipas ng ilang mga segundo. Samantalang ang mga sugat naman nila ni Tata Bugoy at Abok, ginamot ang mga ito ni Butchok. Ilang sandali, ang wika nitong si Butchok doon sa kanyang mga kapatid nang makarating na doon sina Kimba. Sa sumunod na mga pagkakataon, Akiko, Abo, huwag na huwag kayong basta-basta na lumayo sa amin ng Kuya Bono mo. Lalo na kapag nasa gitna ng labanan. Hindi sa minaliit ko ang mga kakayahan ninyo dahil batid kong malakas na kayong dalawa. Ngunit kailangan pa rin natin na maiwasan ang mga ganong pangyayari para agad natin na matutulungan ang bawat isa sa kagipitan. Ginulo na lamang nitong si Butchok ang mga buhok ng dalawang mga kapatid at pagkatapos inutusan ang mga kasamahan na kailangan nilang kumpunihin ang mga nasira na sasakyan. Kailangan nilang makausad agad bago pa magsidatingan ang iba pang mga nilalang na mga ungo sa kanilang kinaroonan.